Troy Rosario, mga bro, final decision, lilipat kaya sa Barangay Ginebra? Assistant pre-agent, makakahabol pa ba? So official lang ang nalaglag, ang isa sa mga pinanghihinayangan ng karamihan dahil hindi nakapasok ng playoffs, mga bro, na Blackwater Bossing. Biglang naging kaabang-abang ang Blackwater Bossing ngayong conference dahil sa kanilang mga rookie at nakuhang replacement import na si George King. Kung hindi lang sana nila nakuha si Ricky Lido, baka pasok pa itong Blackwater Bossing. Although may chance pa rin naman sana sila kung hindi sila natalo sa Phoenix Fuel Master. Pero kahit ganun pa man, mga bro, nakikitaan nga ng potential ang team na to. Pero ngayon ngang magiging pre-agent na si Troy Rosario, mababawasan na naman sila ng isang star player, mga bro. Ayon nga sa source ay nakapag-desisyon na nga daw itong si Troy Rosario na lilipat ng team. Pero hindi pa binanggit kung anong team. Malakas naman ang kutob ng karamihan na Barangay Ginebra talaga ang kanyang first option, lalo na at kailangan nila ng versatile big man na kayang mag-space ng floor. Well, para sa akin, mga bro, malaking addition talaga itong si Troy Rosario sa Barangay Ginebra kapag nakuha nila ito via pre-agent. Maganda nga ang inilalaro nito ngayong conference at mukhang nakarecover na din siya sa kanyang laro matapos siyang magka-injury noon. Magkakaroon naman siguro siya ng mahabang playing time sa Barangay Ginebra dahil wala naman siyang kaagaw sa kanyang posisyon. Sa kabilang banda naman, mga bro, Sistan, pre-agent, makakahabol pa ba? Maraming ang nasayangan kay Sistan, mga bro, noong itrade ito ng Barangay Ginebra sa Terra Firma Jeep. Gumanda nga ang performance ni Japit Aguilar, partikular na sa opensa, mga bro. Pero kung titingnan natin pagdating sa depensa, masyado na talagang manipis ang front court ng Barangay Ginebra. Sa kanilang magiging quarterfinals matchup kontra Meralco Bolts, mga bro, maraming ang nagsasabi na underdog ang Barangay Ginebra dahil napakasulid nga nitong lineup ng Meralco Bolts at maraming big man na magpapalitan para babantay kay Japit Aguilar. Though may risk back naman itong Barangay Ginebra na si Jody Vance, pero wag tayong mag-expect ng malaki sa kanya dahil may edad na nga ito, mga bro. Isa nga sa mga nakikitang solusyon ng mga Ginebra fans ay ibalik itong si Sistan. Pero hindi naman pwedeng mag-trade ulit dahil hindi pa nga nakakalaro ng dalawang conference si Stan sa Jeep. Ang tanging paraan lang ay kapag naging pre-agent itong si Stan, may chance nga itong makabalik sa kanila. Pero may iniindang ang injury itong si Stan, mga bro, kaya malabo na itong makahabol ngayong quarterfinals. Isa pa, November pa nga ito magiging pre-agent. Imagine na lang, mga bro, kung makuha ng Barangay Ginebra via pre-agent itong si Stan at Troy Rosario. Solid nga ang kanilang magiging lineup sa Commissioner's Cup. Sayang talaga na binitawan ng Barangay Ginebra itong si Sistan na handang makipagpalitan ng mukha sa ilalim. Kaya abangan na lang natin yan. Kayo, mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?